Ano ba ang nais mo maging kung sakali? Kahit maging doktor na lang. Ha? Maging doktor po. Maging doktor na lang, ha? Nilalang mo yung doktor, ha? Wala ba po masyado sa isip? Ha? Hindi mo ba po napag-isipan? Hindi mo pa napag-isipan, kaya sabi mo para maging doktor na lang. Nilalang mo pa yung doktor, ha? Marami ding nangangarap maging doktor. Marami, mula nung nagturo ako, mula nung naging kagawad ako mula 1997, pag tinanong mo mga bata, gusto ko maging doktor. Ha? Meron. Ulitin natin. May girlfriend ka ba? Meron po. Girlfriend pa lang. GF. Anak? Wala po. Wala pa. Plano mo bang anakan? Hindi pa po. Mo, ha? Hindi pa. Tama yan. Dapat hindi, no? Magplano muna kayo kung paano nyo mapapaganda ang magiging buhay sa kinabukasan bago nyo gawin isipin yung pag-aasawa. Bata ka pa naman eh. Okay. Ilan taon yung girlfriend mo? 18 po. O, tingnan mo, bata. Pas nag-aaral ba siya? Ako. So ikaw, dahil nag-aaral siya, gawin mo inspirasyon yung pag-aaral dahil sa girlfriend mo, balang araw pareho kayong professional. No, dito kasi sa alternative learning system, binibigyan natin ng pag-asa lahat ng mga nawala ng pag-asa. Parang ikaw, kung babalik ka sa pag-aaral bilang grade 6, mahihiya ka, di ba? Doon sa formal school. Pero dito kasi sa ALS, hindi ka mahihiya kasi pare-pareho tayo dito. No? So, dapat yung goal mo, kung iniisip mo na maging doktor ka, pwedeng-pwede naman yun. No, depende sa'yo. So, sasamantalahin mo. At, bukod dyan, siyempre mag-invite ka pa ng mga ibang mga out-of-school youth. Ang tawag kasi sa'yo, out-of-school youth, yung hindi nag-aaral. Out, ibig sabihin sa labas ng school, mga youth, kagaya mo youth. Ang youth kasi, from 15 years old up to 30, youth ang tawag dyan. Ay, napansin ko yung braso mo, meron kang tato. No. Ano yan? Patingin? Drawing ng mga mukha. Ano? Permanent yan? Anong sinisimbolo niyan? Bali, ano po ito? Japanese Oriental. May? Japanese Oriental. Japanese? Oriental po. Yung design. Ikaw ang pumili. Ako. Sino ang gumawa? Kaibigan ko po sa Marikina. Tattoo artist siya. Okay. So bukod dyan, meron ka pa bang ibang tattoo? Meron po dito mga tattoo. Ano naman? Pasilip mo? Yung mga minimalist mo. Alin ang nauna mo pinalagay? Balay ito po. Yan muna. Tapos? Ah, meron pa doon? Patingin nung nandun. Ang dami, no? Parami ng parami. So, yun muna. Alam mo, meron akong nalaman na ganyan eh. Una muna, dito, tapos sa kabila, tapos napansin ko, after mga ilang week, meron ulit dito, hanggang dito, hanggang sa batok, hanggang buong mukha na, nilagyan na. Plano mo ba ganon? Hindi po. Kasi, sa ngayon okay naman siya kasi parang arts lang, di ba? Pero, baka dumating yung era o yung panahon na hindi na siya art, hindi na siya magandang tingnan. Kung ano yung meron ka ngayon, dapat tama na yan. Opo. Meron ako isang estudyante, gusto maging polis eh. Kakagraduate niya lang noong August 2. Pero dahil sa dami ng tattoo niya, na siya mismo sa sarili niya na-discourage siya kasi all the while iniisip niya dati, ay okay lang naman, di man ako nag-aaral lang, magpatato kasi art naman. Eh ngayon, nagkaroon siya ng pag-asa kasi nakagraduate na siya ng grade 10 eh. Nag-move up siya eh. Nangarap siya na mag-enroll ng grade 11 at ang nais niyang kunin ay criminology hanggang college. Ginagbago isip niya dahil sa dami ng tattoo niya hindi siya tatanggapin. So ngayon, nag-aaral siya ng welding, NC1, sa TESDA. Okay naman yun, walang problema. Pero ang ibig kong sabihin, baka dumating yung panahon na yung paglalagay ng tattoo sa katawan, hindi na siya magiging art.
magiging pangit na siya pagdating ng generation na gano'n. Eh, bata ka pa eh. Eh, paano kung napuno na yung katawan mo tapos hindi na siya magandang tingnan kasi hindi na uso. Bukod dyan, sinabi rin ng Panginoon na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Dapat hindi natin nilalagyan ng kung ano-anong mga mantsa. No? Sa kung ano yung meron ka ngayon dyan, no, gusto mo maging doktor eh. Baka pag nakatapos ka mag-doktor, matakot sa'yo yung mga pasyente kasi hindi na uso yung tattoo, hindi na siya art. Walang magpapagamot sa'yo. Sasabihin nila, huwag tayo dyan kasi may tattoo yung doktor. Halimbawa, di ba? Gets mo yung ibig kong sabihin? Oo. So, yun ay, kasi wala man akong pakialam kahit punuin mo katawan mo ng tattoo eh. Pero, sinishare ko yung wisdom na meron ako para at least malaman mo din. No? Apo. Huwag ka magalit ha. Hindi po.